Yes, sir. Yeah. Waiter. Dante, hindi pa yung ginupin natin nun? Hoy! Halika! Hindi ba ikaw yung nilampaso namin dito sa sahig? Pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, natuto ka ng leksyon, ano? Oo. Masakit lang na leksyon eh. Sige na, bumalik ka na ron. Okay, diba? Pare, ganda na, no? Ganda, wow. No? Wow. Sir, may po-award ano? Ba't tatagal-tagal mo? Kasi po may ginagawa po ko sa loob, sir, eh. Ah, pasensya! Hindi ba sinabi ko? Pag tumating kami rito, nakanda na yung bote ko rito! Ha? Ano? Kali mo! Okay, pare. Akin yun, ha? Yun! Ha? Bosing, hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang-kayanan mo yung walang kalaban-laban. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamahan ulit? Kung tatama kayo ngayon. Hindi pala nung kaibigan mo. Alam mo, Connie, may nangyari sa club kagabi na ikagugulat ninyo. Bakit? Ano ba yon? Alam mo, nahihiwagaan ako sa Jaime na yon eh. Abay, binalikan niyo yung mga tao ng bugbog sa kanya noon. At pinagugulpi. Wala nagawa man ngayon. At alam mo, sa nakita ko, kulang na lang sabihin na dumaan sa matinding training ang taong yun. Ako mang kuya, nagtataka kay Jaime. Parang may naintindihan siya sa panggagamot. O diba, naging helper nga daw yun ng veterinaryo sa kabayo. Siyempre, doon na matututo yun. Pero ate, iba yung sa hayop, iba yung sa tao. Basta meron akong ibang nararamdaman kay Jaime. Pati ako hindi ko mapaliwanag. Tabi! Hoy! Petra! Hoy, halika dito! Julius, pasensya ka na. Naubos sa sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, pakiusap. Sa isang linggo, magbibigay ako. Suwa! Huh? Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikialam dito ha? Ang lakas ang loob tol ah. Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko, pulis. Bakit, lisensya na ba yun? Para mga abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun ha? Aray ko! Oh, sige. Oh. Baka mamatay ako dito. Jenny, dali niyo ako. Baka mamatay ako dito. Dali niyo ako sa kuya ko. Apat na eskilan, ha? Oo, Doc. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang malikot.
laro ngayon. Missis, huwag niyo kakalimutan na painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka pwede ko na isabay. Babasahin yung sugat mo. Okay. Sa makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Ya, kuya, yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pang tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sa sinagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag ka makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang napanagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Awat ba yun yung nakit ka? Ako ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungutok at pangugulpin sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinisitor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itong bakita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy! Lutin mo mga bala! Si Dr. Policarpo ito, no? Nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po to. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius. Tinawagan ko na si Connie. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At yun, binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po ah. Tuloy! Eh Doc, sina Connie pala nandito eh. Si Doc. Hello Doc? Oh Connie. Katulad nung nasabi ko sa'yo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay symptoms na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad sa ospital. Makakailangan operahan na yan. Yes Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Are, may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ayaw ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganitong umuulan... Oh, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy! Connie! Connie, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, giniginaw na yung bata. Malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung baha doon sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, bigyan mo siya ng Demerol, 50 milligrams IM. Opo. Si Jaime? Doktor? Pero, espesyalista sa, yung bang sakit sa utak? Yung bang neuro... Neurosurgeon?
Yun nga. Connie?